Bilang pag-iisa sa International Coastal Cleanup ngayong buwan, kabilang cleanup drive ang sinagawa sa mga isla sa Cebu at Palawan. Nasa frontline ang balitang yan si John Aroa. Break muna sa kanya-kanyang day job ang mga volunteers sa Coastal Cleanup sa Tanyun Street, Toledo, Cebu. Gaya ng mga kawaning ito ng Bureau of Fire Protection na sako-sakong basura ang nahakot. Halos 200 scuba sorero ang sumama sa taon ng cleanup drive bilang pakikiisa sa International Coastal Cleanup Day. So feeling mo nang nakita ka magandang coral tapos may nakasabit na sako, parang ang sakit sa mata lang. Common sense na talaga, hindi dapat magtapon kahit saan-saan ang basura. Itinuturing ng Marine Protected Area ang Tanyun Strait dahil sa yamang dagat taglay nito. Halos 500 kilo ng basura ang nakolekta na karamihan ay plastic materials. Puspusang clean-up drive din ang ginawa kahapon ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan at ilang volunteers sa isla ng El Nido. Sari-saring kalat gaya ng plastic bottles at mga lubid galing sa mga barko ang nakuha. Ayon sa tourism officer ng El Nido, madalas inaanod sa kanila ang mga kalat galing sa ibang bansa tuwing maulan ang panahon. It would really take a lot of effort, not only from the Philippines. Obviously, it's sa lahat po ng ating mga neighboring countries na we really have to strive harder when it comes to solid waste management. Ito turn over sa Municipal Environment and Natural Resources Office ng El Nido ang mga basurang nakuha para ma-recycle. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.